Yan mga boss, sumisikip na sila dito sa kanilang kulungan mga boss, ano? So ito, tapos naman halos. O, pintuan na lang, pag-welding na lang mga boss. Tapos, konting ano na lang dyan, brace. So ito, malilipatan na nung iba. Kasi medyo malalaki na talaga sila mga boss dito. Atras tayo ng konti para makita. Yan. Dito tayo para mas maganda yung elevation. Yan. Yan sila mga bossing. Medyo may kalakihan na nga sila mga boss. Ano? Yan. So lilipat natin yan dyan. Yan mga boss. So ito nga mga boss. Ano? So update tayo dito sa ating quick pen. So ito yung ating mga patiner. Yung mga alaga natin ngayon. At yun, so, ano lang naman, so continuous pa rin tayo sa grower ngayon, so, nasa 1 month and 1 week na tayo. So, that is, anong pecha? Anong pecha yan na? June 8, tapos 6. So, 1 month and 1 week, mga boss, ano, so, ito yung ating mga alaga. So, hindi ko pa sila talaga tinitimbang, mga boss. So, pwede naman tayo mag-sample sa susunod siguro. Magtitimbang tayo. Pero sa ngayon, hindi pa. So, continuous kami sa grower. So, sinabi ko naman last time ay grower na kami sa pagkain namin. Tapos, continuous pa rin tayo sa supplementation. So, hindi tayo umaasa doon sa pagkain lang, sa feeds lang. Kundi pati yung supplementation, continuous tayo. Doon sa V22, mix sa pagkain. So, nagtatanong yung iba kung ano yung V22. Vitamins po yan and minerals na imimix natin sa pagkain para talaga yung pagkain, ika nga is talagang yung sustansya ng pagkain ay makuha lahat. Tapos meron pa silang vitamins and minerals sa katawan na makukuha para ma-process ng maayos yung kinakain nila mga boss. Tapos sa painom, meron din tayo. So Vitamin Pro mga boss, doon naman yun sa painom. Probiotics, minerals, vitamins, electrolytes, nandun na sa Vitamin Pro mga boss. Kaya, yung mga alaga natin mga boss, talagang fully loaded yan. Loaded talaga sila sa supplementation. Okay? So, malalakas kumain. So, sa pagkain naman mga boss, ganun pa rin yung technique natin kung paano tayo dapat magpakain. Ano? So, gaya nga ng sabi ko sa inyo, wala tayong halos limitation sa pagpapakain. Hindi tayo ad libitum. Kami dito mga boss ay with feeding. Ibig sabihin, binabasa namin yung pakain. So meron kaming lagayan nito. Kunin ko mga boss ha. Diyan ka lang. So ito mga boss ha. Ito. So nilalagay namin dito yung feeds. Pati yung tubig na mayroon timpla ng Vitamin Pro. Tapos mimix, tapos saka pinapakain sa kanila. So yun lang, madali mga boss. So, pakain na, painom na. So, isang bigayan lang. Then, pakain namin is 3 times a day mga boss. Ano? So, umaga, tanghali, saka hapon mga boss. So, 3 times a day kami magpakain. Tapos ganito mga boss, yung pagpapakain sabi ko nga, hindi 1 kilo, kaya 2 kilo. Ganito yan mga boss, yung sinasabi ko, meron tayong standard. Halimbawa sa grower. Sa grower, dapat yung pakain mo is 1.2 kilograms to 2.2 kilograms per head. Sa grower stage yan, no? So, ibig sabihin, naka-bracket yan, naka-range yan, 1.2 to 2.2. So, check mo muna kung kaya ng 1.2 kainin, kaya ng baboy kainin yung 1.2 per day. Halimbawa, yung 1.2 kilos, i-divide mo by 3. Okay, so divide mo by 3. So, ilan yan mga boss? Ano? So, ganun yon. Hindi yung 1.2 is per head kada kain. Hindi yon. Kasi kung isang araw, kada kain 1.2, tapos 3 times a day, aabot ka ng 3.6 kilos. Madami masyado yon, mga boss, para sa umpisa pa lang ng grower, mga boss. Ano? So, hindi ganun. So, 1.2, isang araw na yon mga boss. So, i-divide natin by 3 or by 2. Depende po sa inyo, mga boss, kung paano kayo magpakain, ano. Pero ganun yung technique namin dito, 3 times a day. Tapos, with feeding,
Tapos ganun nga, no? Halimbawa, is nasa 1.2 per head ka daily. Is kayang ubusin ng baboy mo. Nagbigay ka, halimbawa, bigay kami dito. Tapos, mga 15 to 20 minutes, mabilis lang. Hindi nga umabot ng 5 minutes yung pagkain. Ibig sabihin, kulang pa yon mga boss. So, dagdag ka pa. Next time magpakain ka, or mismo dyan sa pagpapakain mo, dagdag ka. Bigyan mo pa, halimbawa, gawin mong 1.5 kilos per head. So, kung kita mo mga 15 minutes na ubos pa rin, kumbaga para sa iyo, sa pagtingin mo sa baboy or sa monitoring mo is parang kulang, bigay ka pa, mga boss. Hindi tayo ad libitum. Kaya lang yung technique namin, pagka tingin namin kulang pa, kayang ubusin pa ng baboy within 10 or 20 minutes, mabilis na maubos, ibig sabihin kulang pa. Tapos yung check mo din yung tiyan nila, kung masyado nang malaki, baka sumabog na rin. Pero yung baboy naman, i-stop yan sa pagkain pagkabusog na, mga boss. Ano? So ganun, yung pagkain namin. Kumbaga, bigay hilig. Kung ano yung kailangan pa ng baboy na gusto pang kumain, di bigyan mo. Sa fattener, mga boss, wala tayong, hindi tayo magtitipid, mga boss. Bawal yan sa fattener. Kaya kita naman ninyo, mga boss. Say, close up mo kaya. Kita naman ninyo yung alaga natin. Halimbawa, ito, mga boss. Talagang hapon na ngayon, mga boss, tapos na kami magpakain, pero bloated pa rin. Malaki pa rin yung chan. So, hindi namin talaga tinitipid yan, mga boss. Oh. So, yun yung ating mga alaga dyan. Tapos, meron palang nagtatanong, asan na daw yung alaga ni Kerobin? So, andito naman si Kerobin, mga boss. Ayan. So, tara, mga boss. Tara, Kerobin. Puntahan natin yung alaga mo. May nagtatanong kasi yung alaga daw ni Kerobin dito dati, nandun sa may paanakan. So, nilagay natin na dito sa may ano, nilipat natin, mga boss. Ito, mga boss. So, hindi pa tayo nakakapag-ayos dito, mga boss, ano? Pero ito yung baboy ni Kerobin. Kita naman ninyo, ang laki na niyan, mga boss. So galing yan doon sa plastic matting sa paanakan. Tapos nung medyo okay na siya, condition na, nilipat natin dito. So ito siguro may 3 months na yata ito. Wala pa 3 months. So nag 3 months na ito, mga boss, dito sa amin, no? Pero tansya ko dito, mga boss, sobra 90 kilos na to. Wala pa kaming ano dyan, pero tansya ko lang, mga boss, ano? Tansya ko, mga boss, 90 kilos. Kita nyo naman yung katawan, malapad. Tapos yung puwit niya, yung pigi, sabi nga ng iba. So, patayuin natin, mga boss. Yung baka kaya ito. Para makita niyo, mga boss, ito, patayuin natin. Stop daw. Ako. Ano naman? Close up mo, bro. Ano, mga boss, oh? Napakalaki na ng baboy. So, hindi namin tinitipid din yan, mga boss. Sinabi ko, huwag tiparin din. Ang talog to, tsaya. Kita niyo yung kanyang likod, mga boss, oh. Ang laki na nito talaga. Tapos yung napansin namin dito, mga boss, pagka tinitimbang na, maliit man minsan tingnan, pero pag tinitimbang na talaga, napakabigat, mga boss. So, yun yung nagagawa, mga boss, ng siyempre feeds. Ibang klase na pakain, tapos yung supplementation. Talagang nagpapabigat sa alaga yon, mga boss. Yun. Ayan, malaki na, mga boss. So, nag 3 months na rin pala yan, mga boss, ano, pero napakalaki na niya. So, ito kasi dito, hindi pa naayos, mga boss. Kulang pa tayo sa pera. At tayong pera. Yan, mga boss, ano, so nakita ninyo yung ating mga alaga dito. So portion pa lang yan ng ating ano dito, mga boss, yung ating pig farm, ano. So hindi ko naman pinapakita lahat-lahat, mga boss. Pero yun, nandito yung ating mga pinapalaki.
So medyo ano na nga sila eh. Dahil sa laki nila, nag-overcrowd na sila dito mga boss. At ito kasi talagang pigpen, yung sukat nito is nasa 8.5 square meter lang. Ngayon, yung kada fattener mga boss, tandaan ninyo, para hindi kayo mag-overcrowd, kailangan 1 square meter per head. Mga boss, yung kanilang tulugan, labas niyan yung pakainan. So 1 square meter per head. So ito, 8.5 square meter. So ibig sabihin mga boss, ang pwede dito talaga is 8 hanggang 9 lang na malalaking baboy. Okay? So itong sizes nila mga boss, kailangan na maglipat tayo, bawasan natin sila. Kasi pagka nag-overcrowd, hindi natin binawasan, mangyayari mga boss, kadalasan ay nagkakaroon ng problema yung mga piglets o yung mga baboy. Minsan nagkakaroon sila ng sakit na hindi natin malaman ba't sila nai-stress, ba't sila nagkakasakit, yung pala ay dahil nag-overcrowding na. So yun lang muna siguro mga boss, medyo madami na yung ating inputs or tips na naibigay sa inyo. Salamat po sa palagi ninyong pagsusubaybay sa ating channel. Pag-subscribe naman mga boss. Salamat sa Diyos. Bye-bye.